sinasara niya, yung kaibahan niya, meron siyang available extra fittings. So hi again mga kakulit shop. So ito na naman po tayo. Meron naman tayong bagong dumating na package from Lazada. Okay. So pero bago natin ito buksan, sa lahat ng mga hindi pa nakaka-subscribe, please click subscribe and then click nyo na rin yung bell for the notification. So para sa mga upcoming videos ko. Okay, so nabanggit ko yung oilcatchcan dun sa una kong review dun sa silicone hose. So eto nga pala, nakuha ko siya ng 960 with a shipping fee na 40. So nakuha ko siya kay Auto Patrol. Pero ngayon kung titingnan niyo yung page nila, nasa 1200 na yung ganitong oil catch can. So ano nga ba yung oil catch can? So siya yung sumasalo ng mga oil galing dun sa breather ng ating engine o yung tinatawag nila na blow-by gases para hindi pumasok yung oil mist niya dun sa ating intake manifold. Kasi pag pumapasok yung oil dun sa intake manifold natin, so nagkoko siya ng sludge. Tapos sinasabi nila na, nag-uusok yung ating engine. So, or sasakyan natin. So, didiscuss ko na lang yung function niya when time comes na papakita ko sa inyo yung kinabit kong oil catch can na maliit dun sa sasakyan ko. So, for now, buksan muna natin to at tingnan natin tong oil catch can nila. Okay, so maraming oil catch can sa makikita natin sa Lazada. May maliit, may malaki. So, for this one, ang kinuha ko is yung yan. So, maganda yung kanyang packaging kasi well packed. So ang kinuha ko is yung Greddy oil catch can. Okay, so Greddy. So syempre dahil yung hose ko is red, so kinuha ko din sa kanya is yung red oil catch can. So meron ito yung D1 spec. Kaya lang din sa mamaya i-discuss ko bakit ito yung mas napili ko, no? Instead of D1 spec. Okay. So ito yung kanyang can. Greddy. Okay, malaki siya. Siguro nasa 7 inches yung taas. Then, may kasama siya sa box na hose. Okay, pero yung hose, hindi ko siya gagamitin kasi kaya nga bumili ako ng silicone hose natin. So, pang spare ko na lang siguro to. And then, yung accessories niya. Okay, yung bracket, yung clamp, tsaka yung mga tornillo. Okay, and then yung extra hose fitting niya. So, ito yung reason kung bakit Greddy yung kinuha ko. Kasi, meron siyang extra fittings. So, kung makikita nyo, yung extra fittings niya, malaki. Malaki yung butas compared dun sa isa. No? Although, okay na rin naman siguro itong fittings na to. Pero, for me, mas prepared ko yung yan. Okay? So, mas prepared ko yung mas malaki yung butas. Kasi parang, para sa akin,
hindi sakal yung makina natin kung ito yung gagamitin natin. So, siguro yung una kong oil catch can, ganito yung fittings niya, ganito kalaki. Ito, tumaliit. Ganito siya. Pero, ayun nga, dahil mas gusto ko yung mas malaki. Wow! Yung D1 spec kasi, upon my research, ganito lang yung kanyang available fittings. So, maliit, wala siyang other available fittings. No? Kaya, nag-decide ako na itong yan, fit siya dun sa ganyan, diba? So, kita nyo yung difference nung dalawa. Sakto-sakto siya dun sa binili ko. Kasi yung aking breather valve dun sa intake sa engine ko is 14 millimeters. So, syempre, 14 millimeters din yung hose na binili ko. Ngayon, kung ito yung gagamitin kong fitting sa kanya, maluwag. Oh. So, kailangan ko pa siyang gawa ng paraan para humigpit. No? Yan. Pero, itong isa, saktong-sakto yan. Yan. Snug fit. Ayan. So, sakto lang siya para dun sa fit niya. So, wala siyang singaw. So, yun. Yun, guys. Hindi ko na mabuhunot. Hindi pa naman siya naka-screw. Okay, so yun. So, yun yung advantage niya kung bakit ito so, yun yung oil catch can niya. So, medyo may fade lang dun sa lower part niya. Pero, siguro hindi naman nakaka-apekto sa performance. Yun. So, yung iba daw, Greddy. Yung sabi ng iba, Greddy, matakaw daw to kasi Greddy. Okay, so tingnan natin yung sukat para makita natin. So, yung haba niya is ayan. 6.5 inches. 6.5 inches. Then, yung lapad is 3. Then, yung sa isang side naman is about 2.4. So, maganda. Red. Mabigat siya, mabigat. Tapos, gawa siya sa parang aluminum. Pero, mabigat siya. Hindi siya katulad ng ibang aluminum na magaan. So, ito naman, meron siya nito para makita mo kung puno na yung oil catch can mo. So, meron siyang gauge para makita kung yung catch can mo is mapupuno na. Okay. So, similar specs lang siya dun sa D1 spec na oil catch can. So meron din siyang ganito. So yun nga yung nagustuhan ko lang sa kanya, yung kaibahan niya, meron siyang available extra fittings. So ayan guys, so ito yung Greddy oil catch can natin. Okay. So abangan nyo lang yung video ko sa pagkabit nitong oil catch can nito, sa pagpalit natin ng oil catch can dun sa sasakyan ko. So, thank you guys for viewing. And again, dun sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe and click the bell for the notification. So, hanggang sa susunod ko ulit na mga videos. Thank you!